Hi, welcome back to our channel. And for today's video, papakita natin yung panibagong video na naman tungkol sa panibagong business or hindi naman sa bago. So, ito ay tungkol sa Pistonet. So, it's a new Pistonet. So, galing ito kay Urban Raquetero. Isa din to sa mga taong talagang tinatangkili ko. Sa matatandaan ko, dalawa na yung kanyang branch na Pistonet. So, eto. Tingnan natin ang kanyang video. Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. Today, samahan niyo kami mag-points out sa... So, credits to Sir Urban Raquetero. So, it's a reaction video lang for your video, sir. Ating bagong shop. Actually, nakapag-points out kami last week pero pambarya lang yon dahil hindi nga namin na-expect na marami palang magiging players dito. So, today, ito yung... So, actually, ito yung ginawa niya dito is wala pa yung area na ganito. Talagang pinagawa niya pa, pinaganda. And hindi naman gano'ng kalakihan yung space, pero talaga kinonsume niya lang para magkumagkasya yung kanyang mga units. So, aside from sa mga units na nilagay niya, naglagay din siya ng Xbox arcade machine. Talagang official coins out simula nung naging... apat yung piso na tunes natin. Kaya, samahan niyo po ako. So, what's up guys? Today ay, ano ba ngayon? Huwebes Santo. So, Thursday, Holy Week. So, sana nag-enjoy kayo kung saan man kayo nagbabakasyon. So, mapapansin niyo sa kanyang likuran, meron siyang exhaust na ginamit. Kagaya lang din sa location o sa area ng aking computer shop. Exhaust lang din yung ginamit ko at saka merong dalawang ceiling fan. Kasi kapag gumamit ka ng aircon, is mas malaki yung expenses mo. So, I will prepare na gumamit ka na lang ng exhaust at electric fan. Pero kung malaki naman ang budget mo, maganda naman yung location. Kung marami ka namang units, marami ka namang budget, is okay din na gumamit ka ng aircon para mas comfortable sa mga naglalaro. Ngayon, pero kami ito, dapat uwi ako ng probinsya para syempre bistahin din. So, ang kanyang coin slot na ginagamit dito is a single metal type of coin slot. Yung shop ko doon sa Batangas, kaya hindi kami natuloy. Kaya eto, dito muna tayo tatambay. So, time check natin, 2 p.m. So, kahit mainit. O, ayan o. Austin! Ito ang top player natin ngayong linggo, si Raven. So magpapalit yan, lagi malalaki, 30-40. Ito yung pinakabata, si Austin. So mga walang pasok yan, kaya safe yan sa magulang nila. So welcome sa... So ang kagandahan din kapag gusto mong magkaroon ng sarili mong Pistonet or internet cafe or computer shop, kinakailangan mo rin magkaroon ka ng tarpaulin para mas... maganda siya tingnan. So dito makikita natin na talagang pinagawa niya pa yung kanyang mga lagayan ng kanyang computer units. So pwede kang gumamit ng plywood at saka yung mga may mga plywood na makakapal. So pwede na din yung gamitin. Tapos pinturahan mo na lang. Anika's Hub. So yung Xbox natin ka. Oh, ito yung sinasabi ko na Xbox arcade machine. So napakaganda talaga kapag it's a combination of Pistonet at saka arcade machine. Kasi may mga bata talaga na yung naboboard na sa paglalaro ng mga online games. So they will rather play an offline games na talaga makikita sa Xbox arcade machine. So ang ganda ng combination ng business na ito. I'm telling you na napakaganda. Kakapahinga lang. Pumapahinga rin naman siya. So alamin natin kung sino may pinakamaraming coins out. Kung yung Xbox ba o yung Pistonet. Ayun o. Lagi o. Yes sir. So kunin ko muna yung susi para mabuksan natin ang ating mga kaha. So ito yung susi natin. Timba. So unahin natin yung Xbox. So ang sistema natin ginawa guys, parehas dun sa isa nating shop, weekly rin. So ito naka 1 week na tayo no? So 1 week.
Halos mahigit. Ay, oh, fuck. Mahigit na 1 week. So ito rin pala sa mga nagbabalak na magkaroon ng computer shop or PisoNet. Kung malakas yung area mo, yung location mo, I would prepare na weekly ka mag-coins out ng mga income mo. Kasi kapag pinabayaan mo na mga ilang araw pa, kasi ang dami ng coins, ang hirap ng bilangin. Pero nabilang na yung last week, last Thursday. Oo, din sinabi ko na nga. Pero yung dalawang units pa lang yun. Ito talaga, yung official coins out. Na Xbox plus 4 units. Akin yan. Ayun, no? Naka-pa. Shout out! Shout out sa mga players natin dyan nag-donate. Ayun, no? Ayan. Ate, mas marami sa player 2. Okay. One down. Lato. Okay na natin kung ano. Ayan, so Xbox. Ang tradisyon ko dun sa Batangas, syempre every coins out, meron tayong dagdag oras. Magtatanong natin dito, syempre. Kaya, Commander, kung gagawin din natin yun. So, malinis pa naman, mamaya linis ako. So, pwede ka din magkaroon ng promo para sa mga players mo or sa mga kliyente na naglalaro ng computer shop mo. Sa akin naman, kapag may mga batang tumutulong sa paglilinis ng computer shop, binibigyan ko sila ng kahit tigli lima, at least makapaglaro sila. Kasi gagamitin lang din nila yon pang laro. So, babalik lang din sa'yo. Ito yung loob ng Xbox para may idea kayo. Yan. Okay, so one down. Next. Ayun. So, bigla naman nag-brown out. Sakto talaga. Nung bubuksan ko, nabili nag-brown out. So, sobrang init siguro. So, tuloy mo natin ito. Points out. Baby. O, yan. Pwede maganda kasi brown out, makapag-coin sa tayo ng maayos. Tama. Ayan. So, makikita natin na merong tigpipiso na nilalagay na coin si Sir Urban Rakitero. For me, I could suggest na ang gagamitin mo na coins is gumamit ka lang ng 5 peso, 10 pesos, at 20 pesos. Huwag ka na gumamit ng piso kasi minsan nagkakaroon tayo ng lugi. Tsaka ang hirap ding bilangin kapag meron tigpipiso. Yun lang naman para sa akin. But if you're comfortable na meron kayong tigpipiso, it's do. You'll do all your favor. Ito, puro piso. Ayan. Ani ka? Ganun. Feeling ko mas marami to kaysa dun sa shop ko. So, pansinin niyo, no? Yung kulay puti na nasa gilid ng semento, ang tawag dyan, switch hub. Sa akin naman, gumagamit ako ng TP-Link saka Tenda na brand ng mga switch hub kasi mas marami yung units at saka pangmalakihan. Kapag meron ka ng mga 10 above na mga units, kailangan mong gumamit ng mas malaking switch hub. Ito, familiar ito sa mga naka-deskless. Dito, dito kayo ka, chocolate talaga dyan. Sa akin ka! Ano yung job yun, wala kang lima dyan. Dito talaga, buwi. Pangalawa sa akin talaga dyan.
Bigat nito ah. O, diba? Parang ito pinakabigat ah. Ay, oo. Kain na. Tulong puno ko kayo. Ito lang ang pumuno niyan. Ito oh. Yan lang. Ito lang ating tiba. Bigat. So, ganto-ganto yung eksena kasi nga piso-piso lang ito nung piso-piso na yung coin slot niya. Unlike dito, multi-coin slot. Ayosin yung ating lock nito. So, kita natin dito na parang meron lang siyang apat na computer units at saka isang arcade machine. Ayan. Kahapi ang bigat. Hindi kaya, babe. Hindi kaya. Hindi kaya nung isang tapos. Makami. Bigat yan. Na-try ko nga dati ito. Malakas kasi kapag may klase. Kasi yung mainit dito. Computer shop ko malapit. Medyo malapit ko sa school. So, kapag santay na lang magkaroon ng power ulit. Hindi ko lang ba't nawalan. So, mamaya na magbilang. Pero grabe, mas mabigat to. Imagine, apat na units. Pero kung isa mas mabigat kaysa dun nung nag-anim ako na unit sa Batangas. Iba, ibang klase to. So, pero malaman natin kung magkano. So, bumilit na yung kuryente. Kala ko mag-apong brown, no? Napakainit. So ito, remind ko lang, sa business talaga natin, o kahit na anong business, hindi naman talaga siya palaging paangat. So, minsan malakas, minsan mahina, kagaya ng ngayon, wala pang pasok, is medyo mahina pa siya. So ang totoong talagang kita ng business is pataas tsaka pababa, pataas tsaka pababa, hindi siya flat. So yun ang tunay na income ng business. Pa naman. So ito na, binigyan natin sila ng free time, syempre. Kasi sila naman ang, syempre, sila ang bubuhay sa shop. Kaya dapat halagaan natin yung mga yan. So mamaya, puno na ulit to. Nag-uwian muna kasi nga, wala ng kuryente, ang init eh. So dito naman sa pagbibilang ng coins, abot kami ng sham-sham. Dahil wala kaming coin sorter at coin counter, so umarkila na lang tayo ng kagabilang na. Mahirap yan. Nag-import tayo. Kaya nga, kung ako sa inyo, wag na kayong gumamit ng piso kasi mahirap siyang bilangin. Unlike kung meron lang tigli-lima, tigsa-sampu, tsaka tigbibente, mas madali siya. Wala nga akong coin hooper ba tawag doon? Wala akong ganun. Talagang mano-mano talaga namin binibilang. Galing kabilang ano to, kabilang barangay. So tingnan natin kung magkano mabibilang nila. May pakok pa. Magkano ang ulam mo? Pag tama ka, sa'yo na lahat yan. 4,000 plus. 4,000 plus? 1 week? Benis, magkano ulam mo? Ano? 4-5. Sa income niya, eh, kung ikukumpara ko naman sa akin, sa income ko, kung may klase lang, sa 3 to 4 days, kaya kong makaabot ng at least mga more or less 4,000. 3 to 4 days pa yon. Okay, tingnan natin. Ayan na, tapos na. Bilang na ni Commander. Hirap yan. Saka bumibili pa nga kami ng yung talagang lagayan ng coin na kagaya nung nasa mga bangko. Yung nasa labas. Namin. Di ba 500 yun? Oo, nga pala. Dali lang, nalito ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saka ito, dagdag lang din. May mga ibang bangko na talagang napapalit ng mga barya. So, ang na-try pa lang namin is, I think meron sa East-West Bank saka BDO. Yun. Kung ayaw mo naman doon, kasi kinakailangan mo ng account
para makapagpapalit ka. Pwede kang magpapalit sa mga tindahan, bake shop, so iba pang mga maliliit na tindahan, pwede nagpapalit sa lahat. Tsaka yung mga convenience store, pwede rin. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ito 200 yan? Mm-hmm. Yeah, 10, 20, 30, 40, 50, 60, plus 60, plus 9, plus 10, plus 500. 47? So, 49. 4979. So, 4,979. Almost 1 week yung kita niya. So 5,000, apat na PC, tsaka Xbox. Yes, apat na PC plus 5,000. Actually, hindi na ako sobrang na-excite kasi normal siya eh. Kumbaga, ganun talaga pag bago, di ba? Napre-excited pa sila maglaro. So, ang magkakatalo yan, syempre after ilang months. Pero 4-9, okay. Talaga totoo yan. Kapag bago pa, ang dami talagang pumupunta. So, I am very much thankful din sa location ng computer shop ko kasi mapa hanggang ngayon, andyan pa rin siya. So, it's been 6 months already. So, maganda na rin. Kasi yung iba, hindi tumatagal ng 3 buwan, 2 buwan. Kasi nahihirapan na silang magbayad ng renta. So, good thing kung meron kang sariling location, at least wala ka ng rentang binabayaran. Napakaganda nun. Okay din siya. Pero, malaman natin syempre yung neto pag na-less na natin yung mga dapat i-less. So, yes, kung ano yung setup din sa isang shop, ganun din yung setup dito para hindi manghula kung magkano yung nakukonsumo nung shop. So, tingnan natin yung kuryente. So, ito yung sheet na ginagamit natin. So, same to nung same yan nung ginagamit ko doon sa isang shop. Tsaka, same yan nung binigay ko sa inyo sa isang vlog. So, hindi nyo pa nadadownload, andito, check nyo lang yung video. Sa description, andun yung Google Sheet. Tsaka yung formula, kompleto na. Mag-i-input na lang kayo. So, ayan. Dito na tayo. Ayan. So, yung una namin coins out, gross income is 4,300. So, yun yung kumuha lang ng mga pambarya. So, ito talaga yung... yun. So, yung reading, ilan yung reading? 56. So, dito malalagay sa 5th week ng March. Ayan. So, unang reading, 1756. So, 56 minus 17... Ay, wait lang. Double check ko pala muna. Double check ko muna. Bak-bak. Ano na? Reading pala muna. Reading. Take 2. Hindi pala 56. Okay na yan. Bad doon tayo sa reading. Pa? 65. So, good thing din. Ito si Urban Rakitero. May ginawa siyang Google Sheet. Magagamit natin yan kapag nakapag coins out ka na. Meron ka ng income, tsaka expenses, po pwede mong ma-monitor through Google Sheet. 65. Okay. Hindi 56, 65 ba? Apo. Okay. O, 65 minus 17. 65 minus 17. Ako ka na calculate. 65 minus 17. 48. 48. Kamin, laki. Lakas. 48. Sige, input mo na yan. 48. O, yung rate. Ba't yung dito 14.8? Yung mataas una. Mataas yung una. Ano, bagong reading na ba? Opo, bagong reading okay. Na. Okay, sige. 13.15. So, saan ba nakikita yon? Para... kasi may nagtanong nga pala yan, akalahin hulaan. So, dito nakikita yan, guys. Oh. Sa bill ninyo... dali lang. Ayan o. So, your rate this month, ito siya, 13.15 per kilowatt. Ayan. Plus, so, ganun lang din naman din sa amin eh. Nasa 13 lang din. Ito nakikita. So, ang kuryente, 631. Okay. So, ang miscellaneous, may ginastos ka ba ngayong week? Yung para sa dalawang nagpabilang lang. Ano yun? O magkano? 200. O, less 200. So, yung 200, bayad natin doon sa pamangkin niya na nagbilang. So, sa import natin. So, sa rent, kaya wala kaming rent.
obvious naman. Wala rin internet. Internet, ito yung internet Converse. Wala internet. Sarap sa buhay. Ako na nagbabayad ng Converse kasi gamit din namin. Sa akin, grabe, ang laki ng rent ko, 6,000 per month. Tapos yung kuryente ko naabot ng 3,500 per month. Yung internet ko naabot ng 1,699 per month. Di pa kasama yung binabayad ko sa may inutusan kasi akong bata na maglilinis ng shop every day. So binabayaran ko siya ng 25 to 30 per day. So hindi pa kasama yung mga iba pang expenses kagaya ng pamasahe. So all in all, ang laki talaga ng gastos, but it's break even din naman, nakakatulong din. Trabaho. So, malinis. Ito na yung malinis niya. 4147. So, 4 units. 1 Xbox. Pero yung kuryente malaki. Malaki. O, kasi sa akin, 10 units. Ano eh? 10 units. 500. Okay. Ayan. Pero syempre, pag laki ng kuryente, ibig sabihin, maraming gumagamit. Kasi bukas to hanggang... Alas 12. 11, minsan 12. Compared dun sa isang shop namin, 9. Bukas na, late 9-10 kasi nga, probinsya, bilis matulog ng mga bata. So yun. Ano, okay ba? Yes. Panalo. Very helpful. So that's it, guys. 4-9. 4-1 neto. Okay ba? Okay. Comment down. Ganda kayo. Kung okay ba sa inyo, kung or tama lang, or malit, or pwede na. Kung 4,000, okay na okay. Comment down po sa ating comment section. Kung meron kang 12,000. Back to business. I mean, pagpalagay na lang natin na sa 14 to 16,000 per month, ang ganda, ang laking tulong nun. May kuryente na. Puno na naman tayo, guys. So that's it, guys. For more updates, for more PisoNet updates, huwag niyo kalimutan mag-click ng like and subscribe sa ating YouTube channel. At huwag mo na rin kalimutan mag-click ang notification bell. So, yun. Maraming salamat kay Sir Orban Raquitero. And I hope na meron kayong nakuha for today's video. Hope to see you again for our next video sa mga panibagong business inputs na naman, and together with other things, kasama ng mga PisoNet at iba pang mga pwede nating pag-usapan. Have a good day.